Hi, this is a Soul Farm Girl. Welcome to Ruanne's Backyard Chicken Farm. Hindi talaga kami nagkamali na mag-alaga kami ulit ng broiler dito sa bahay. Kasi kung napanood niyo po yung video ko dati, itong broiler cage na to, andun yan, malapit sa kainan po namin. So, wala talaga siyang net. Itong broiler cage lang na to, nandun. So, nag-decide naman kami mag-asawa na ilipat na lang dito sa likod. Total, maluwag pa naman para malagyan din namin ng net. Yan. Aside sa nilagay po naming net, kasi hindi rin naman po malangaw yan. So, kung mapapansin po ninyo dito, di ba walang langaw. Tsaka hindi din ganun kabaho. Everyday po nila nililinisan tong tray na to. Yan. So yung mga poops nito dinadala din sa farm para ipatuyo doon. So ito rin po yung nilalagay namin, yung fly glue. Nasa karton lang yan. Minsan nga may natrap dyan na ano eh, daga. Yun, so tinapon na rin namin. Yun din yung purpose niyan para hindi rin pumasok dito talaga yung daga. Yun, so ganun po talaga, nakikita po talaga namin kay Ruanne na very responsible siya tsaka masipag. Kasi every morning, pag nagigising po yan, dito yung unang pinupuntahan niya. Yan. So, chinecheck niya isa-isa kung may laman pa yung water na tubig, tsaka kung may kinakain pa sila. Yan. So, bago din matulog, ganun din yung ginagawa niya talaga. Chinecheck din niya yan. So, nire-remind pa nga niya yung papa niya na, oh, papa, let's check the ano chicken. So, kasi yung papa niya, yan, kasama rin niya si Ruanne na naglilinis every morning. Yan. So, ganun din ang ginagawa nila para ano talaga dito, malinis. Tsaka naglagay na rin talaga siya ng upuan dito para naaabot niya hanggang taas. Yan. Kasi itong broiler cage na to, ano to, magandang tignan, tsaka maganda para sa mga bata kasi abot nila. Yan. So, pag ano naman, dito sa taas naman, nagpapatulong naman sila sa papa niya. O kaya naglalagay na lang siya ng upuan para maabot niya dito sa taas. So, madali lang talaga siya. Tsaka ito na kasi yung pinaka-family bonding namin. Tsaka din sila magkakapatid, dito rin yung tambayan na nila. So, after ng klase niya, yun, dito talaga yung pinupuntahan niya. Kaya ano rin, nakikita namin talaga sa kanya na responsible siya. Tsaka marunong siya mag-alaga ng mga manok. Nasa 20 days na po yung mga alaga po naming broiler. Yan. So, i-attach ko na lang din po dito sa video ko yung unang pag-aalaga po namin para makita po ninyo yung first brooding namin. Kasi yung brooding namin, di ba, nandito lang sila. So, apat lang na ilaw yung ginamit namin. So, tigti-20 bawat cage dati. So, ngayon, tigti-10 na lang po bawat cage. Kasi dito, may hati yan sa gitna. So, dito, 10, 10, 10, 10. Yan. Kaya 80 heads po lahat ang pwedeng maglaman dito. Pero yung dati po kasi meron po kaming free na isa, kaya 81. And then, meron naman kami dalawang mortality, kaya 79 na lang po lahat ito. Tapos ngayon naman, sa gabi, itong ilaw na to ang ino-open namin. Yan, para dapat kasi may ilaw sila para makakain pa rin sila kahit gabi. Alam nyo naman itong mga broiler na to, mayat maya yung kain nila eh. Mayat maya gutom sila. Tsaka ito kasi, dito yung ano, yung free nitong broiler cage. So, dito sila kumakain dati, tsaka dito yung inumin nila. So, okay lang naman ito na gamitin kasi maliliit pa naman sila. Ang ginawa namin, yung waterer po namin doon sa farm, meron naman kaming extra doon, ito, hindi na rin ginagamit. Kaya, yun na yung nilagay namin. So, yung paglalagay namin dito ng tubig, hanggang ano na yan, kinabukasan na yan bago maubos. Kaya, pag naglinis ka ng tray, yan. So, papalitan mo na rin yung ano nila, tubig, magre-refill na rin. Tsaka dito na rin po kami naglagay ng kainan nila, yung feeds. Yan. So, dati, di ba, dito lang namin nilalagay. Ngayon, dito na kasi malalaki na sila eh. So, talagang ano siya, maganda siyang tignan. Tsaka ito, matakaw na eh, mayat maya kasi ang kain nila eh. Yung mga ano pala, marami nagtatanong kasi sa akin kung paano ba magpakain ng ano, broiler. Siyempre, una, di ba, wala naman yan timbang. Hindi mo naman titimbangin kung ano yung kakainin ng broiler. Basta kung naubos nila yung isang sako ha. Kasi sa 80 heads,
apat na sako po yung maipapakain ninyo. Ubus yung booster, chick booster, isusunod nyo na yung starter. Siyempre, pag naubos yun, isusunod nyo na yung grower. So, hindi nyo kailangan tibangin kung ano yung kakainin nila. Kasi yan, dapat unlimited yung kain ng mga yan. So, bigay lang kayo ng bigay. Kasi yun nga yung purpose natin, di ba? Kaya nga, ano eh. Kaya nga broiler eh. Kasi yan, mga yan, patabain. Parang baboy lang din, patabaing baboy, ganun. Ito naman, kailangan pakain din kayo ng pakain para tumaba sila tsaka bumigat yung timbang nila. So ngayon, oh, lalaki na nila. Oh. So ilang days na lang kami maghihintay tapos mag-ano na kami, magbibenta na kami. Kasi dito sa bahay namin, so meron naman kaming tindahan dito, magpo-post lang kami na ano, broiler for sale. At least dito na lang namin kukunin, di ba? Hindi na kami pupunta sa farm para ano, kumuha pa ng broiler doon. At least pag nandito lang sa bahay, pag may bumili, di bigay mo ka agad, di ba? So parang ganun lang, tsaka ano naman dito, pwede rin namin pangkain to. Mahilig pa naman kami sa chicken. Yan. So ganun lang 'yon. Ganun lang 'yung gagawin niyo. So ano talaga, kung napanood niyo po 'yung video ko, 'yung broiler versus RTL, 'di ba? So sinabi ko sa inyo, ang pag-aalaga ng broiler is masyadong messy. Yan. So kung hindi kayo maarte, pwede ito ang alagaan niyo. Messy siya kasi, 'di ba? Kahit minsan, kahit sa poops, kahit 'yung mga ano, 'yung waterer nila nalalagyan ng poops. So kailangan talaga 'yung lagayan ng tubig, everyday 'yung lilinisan 'yan. Papalitan niyo ng ano, tubig para malinis tsaka hindi sila magkasakit. So ganun lang 'yung gagawin niyo. Kasi ano eh, para hindi konti lang 'yung mortality. So tulad niyan, ang lalaki na nila, oh. Tsaka yung ano kasi, ito, naglagay kami ng, yan, ito, ang tawag dito, yan, basta naglagay kami patungan yan ng tubig para hindi nila maiputan o ma-poops, malagay yung poops. Huwag mo akong kagatin. Uy, huwag mo akong tukain pala. So, ganun, lalagay nyo lang ng ano, yan, ang tawag dyan. O, basta ganun, patungan ng tubig. Para hindi nila mataihan. O, tulad nito, dalawa yung nilagay. Sa paglilinis naman po ng tray, ito, kayang-kaya na po yan ni Ruanne. Yun nga lang po, abutin siya talaga ng 45 to 50 minutes. Lalo na kung wala siyang kasama. Kasi yan, ganyan po siya maglinis. And then, bubusan niya ng tubig. And, tapos, wawalisan niya. Malinis talaga. Tapos, papatuyo niya ng konti. And then, ilalagay niya na ulit dito. Ibabalik niya na. Pati rin sa tubig, ganyan. Nililinisan din niya talaga yan every morning. Pero syempre, pag tulungan naman, hindi naman kayo abutin ng ganong ano, 50 minutes. Mabilis lang. Sa langaw naman, hindi naman po talaga natin maiwasan na magkaroon ng langaw. Kasi nga, di ba, kahit nga hindi kayo nag-aalaga ng broiler, meron pa rin langaw sa bahay ninyo, di ba? Sa amin, dito sa lugar po kasi namin, nasa poblasyon po kami. Kaya kailangan po talaga namin ng fly glue. At isa pa, yung fly glue na po yan, 2 years na rin po yan. So yan po yung stock pa po namin dati. So dito po sa bahay, naglagay din po kami talaga ng fly glue. Kasi di ba, dikit-dikit na rin po yung bahay dito. Tulad dito sa kabila, bahay na rin po yan. Dito sa gilid, may bahay na rin po yan. Para iwas talaga sa reklamo. Kaya, yun din yung purpose namin. Pero yung, kung yung broiler cage nyo naman, or kung saan man yung location ninyo, kung nasa farm man kayo, or nasa mountainside, okay lang. Okay lang naman na hindi kayo maglagay ng fly glue. Basta maglagay kayo ng net. Para paikutan nyo po yung ano nyo, ha, broiler ninyo, para hindi naman ganun kalangaw. Tsaka kailangan talaga maglinis lang. So yun, kung pwede nga lang 3 times a day kayo maglinis, gawin ninyo eh, para hindi na kayo bumili ng fly glue kasi medyo mahal din po yun. Kasi yung nabili po namin fly glue, di ba, 2 taon na po yun. So ilang liters din yun, ha. Kaya yun, hindi na rin po kami bumili kasi meron naman po kaming stock. Yan, so, abangan po ninyo yung next na video ko kung kikita ba kami dito sa pag-aalaga ng broiler. Yan, so, i-update ko rin po kayo. Kasi kung napanood nyo po yung video ko, yung ano, yung broiler versus RTL, kung ano ba talaga yung mas magandang kitaan, di ba? So, ngayon, malalaman po natin talaga. Kasi eto, actual na ipapakita ko na naman sa inyo kung kumita ba talaga kami o hindi. Yan. So, yun. Yung mga pinapakita ko naman sa inyo talaga is, ano,
totoo po talaga yung mga yon. Syempre, totoo yun kasi yun po yung talagang actual namin. Kaya hindi rin naman kami makapag-compute minsan ng bababaan namin or tataasan namin. Kaya medyo matagal din yung video na ginawa ko yun eh. Kaya yun po, gawin na lang po yung gawin ninyo. So, pakiabangan nyo na lang po. Happy farming, everyone!